Magsitayo po ang lahat. Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumaiyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Isaac ay matanda na at halos di na makakita. Kaya ipinatawag niya si Esau, ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit nang mamatay. Mabuti pa'y lumabas ka at mangaso. Ihuli mo ako ng usa at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Nakikinig pala si Rebecca samantalang kinakausap ni Isaac si Esau. Binihisa ni Rebecca si Jacob na pinakamagarang damit ni Esau na iniingatan niya ang mga braso at leeg ni Jacob na walang balahiboy. Binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. "Ama," wika niya. "Sino ka ba?" tanong nito. "Ako po'y si Esau," sagot ni Jacob. "Nagawa ko na po ang inyong iniuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumangon na kayo at kanin na ninyo ito nang ako'y mabasbasan pagkatapos."
Kadali mo naman, saan ka nakahuli nito? Tanong ni Isaak. Tinulungan po ako ng Panginoon na inyong Diyos, sakot ni Jacob. Nagtanong na muli si Isaak, ikaw ba'y talagang si Esau? Lumapit ka nga rito nang malaman ko kung ikaw nga. Lumapit naman si Jacob at siya'y hinipo ng ama. Kay Jacob ang tinig ngunit ang bisig ay parang kay Esau. Pabulong na wika ni Isaak. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito ay mabalahibo ring tulad ng kay Esau. Babasbasa na sana ni Isaak si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, ikaw nga ba si Esau? Ako nga po, tugon ni Jacob. Kaya't sinabi ni Isaak, kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita. Inabot ni Jacob ang pagkain at binigyan pa niya ng alak. Halika anak at hagpan mo ako, sabi ng ama. Niyakap ni Jacob ang ama at naamoy nito ang kanyang kasuotan, kaya't siya'y binasbasan. Ang masamyong halimuyak ng anak ko ang katulad ay samyo ng kabukirang ang Panginoon ang nagbasbas. Bigyan nawa ikaw ng Diyos ng hamog buhat sa itaas, nang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas ng saganang pag-aani at alak na masasarap. Bayaan ng mga bansa'y paalipin at gumalang. Kilanlin kang Panginoon ng lahat mong mga angkan. Gumalang din ang lipi mo sa panig ng iyong inang. Sila nawang sumumsumpa sa iyo ay sumpain din. Ngunit niya yung nagpapala sa iyo ay pagpapalain din. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ngalan niya ay purihin noong kanyang mga lingkod. Nang lahat ng lingkod niyang sa templo ay pumapasok upang doon manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Ang puon ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Siya rin nga ang lumirang kay Jacob na kanyang lingkod, ang Israel na may bansang hinirang niya at kinupkop. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Aking batid na ang puon ay ang Diyos na dakila. Higit siya sa alinmang Diyos-Diyosan na iglipana. Ang anumang hangat niya sa langit man o sa lupa at kahit sa karagatan kung anumang kanyang nasa, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Bigyan ang Diyos ng papuri pagkat siya ay mabuti. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo
Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus sa mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, "Malimit kaming mag-ayuno, gayon din ng mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad?" Sumagot siya, "Maari bang magdalamhati ang mga panauhi ng kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Pag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Pag gayon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sali pa isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayoy kapwa nagtatagal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ilang taon po pagkatapos na mamatay ang si Abraham ay narinig natin sa ating unang pagbasa sa aklat ng Genesis si Isaac, no? Ipapasa niya o bibigyan niya ng pagbabasbas o ng blessing yung kanyang anak o panganay na anak na si Esau. At siya po yung marapat na magmana ng lahat, magkaroon ng pagbabasbas dahil siya yung panganay na lalaki. Pero alam natin yung ginawa ng asawa ni Isaac, si Rebecca, dahil paborito niya si Jacob, nung marinig niya yung pag-uusap ni Esau at marinig niya ang pag-uusap ng kanyang asawa, no, si Isaac, gumawa siya ng paraan upang ang makatanggap ng pagbabasbas ay ang kanyang paboritong anak na si Jacob. No? Kinuha niya yung kanyang damit at ipinasuot sa kanya, at dahil nga malabo ang paningin ng kanilang ama, no, yung hinipo nito yung balat, no, ng kanyang anak dahil sila ay parehas na mabuhok, no? Ang akala niya ito si Esau. Pero maririnig natin doon sa unang pagbasa ano yung kaniyang pag-aalinlangan, no? Yung tinig ay kay Jacob, pero yung kaniyang, no, pakiramdam ay kay Esau. Gayunpaman, alam natin yung nangyari sa uli, ang nakatanggap ng pagbabasbas ay si Jacob. Sa ating pananampalataya, mga minamahal kong kapatid, ganun din. Kristiyanong tignan, no? Tulad ng pagtingin ni Isaac, no? Kristiyanong tignan, pero hindi makakristiyano ang gawain. Kristiyano, pero hindi mapagbigay. Kristiyano, pero madamot, no? Kristiyano, pero patuloy na gumagawa ng hindi mga Kristiyanong gawain. Patuloy ang pakikiapid. Patuloy ang paggawa ng masama. Patuloy ang panglalamang sa kapwa. Kristiyano, parating nagsisimba, parating lumalapit sa Panginoon, humihingi ng tulong, humihingi ng awa, pero hindi maiwan ang maling gawain. Parang yung sinasabi po ng ating Panginoon sa mabuting balita, kapag ka ikay may bagong alak, saan mo daw dapat ilalagay yung bagong alak mo? Sa bagong lalagyanan, sa bagong tapayan. Kasi pag nilagay mo yung bagong alak mo sa lumang lalagyanan, anong mangyayari? Sa sabog. Kaya nga, kapag tayo na tinawag ng Diyos, tinawag niya upang magbago, at talikuran yung ating mga kasalanan, hindi na dapat tayo bumabalik sa masama nating gawain. Hindi na dapat tayo namumuhay na ating pinapatronize o ating tinatangkilik ang gawaing masama. Bakit? Mapapahamak tayo. Matutulad tayo dun sa bagong alak, bago, tulad ng ating pagbabago,
tapos inilagay sa lumang lalagyanan. Ano mangyayari sa atin? Sa sabog. Mauulit yung ating dating gawi, yung ating masamang gawain. No? Babalik na naman tayo dun sa umpisa. Bakit? Kasi hindi pwedeng mabuhay, no, isang bagong tao at kasama niyang mabubuhay yung luma niyang sarili. Hindi po ganon. Kapag tayo ay tumalikod sa ating mga gawain, dapat hindi na tayo bumabalik tanaw. Hindi na tayo tumitingin sa likod. Bakit? Sapagkat ito ay nakaraan, dati nating buhay, ang dapat nating tinatahak ay yung daan patungo sa Diyos. Minsan po may nakausap kong isang nagsisimbang babae. Sabi niya, alam mo, Father, dati po ako nagsisimba dito sa ating simbahan. Dati rin po akong lektor dito at ako po'y naglilingkod. Pero alam niyo po, dumating yung panahon na tumigil ako. Sabi ko, bakit naman? Kasi po nalaman nung mga kasama ko dun sa ministry na ako po ay may kinakasamang may asawa na. Sa sobrang hiya ko po, no? Ako po ay umalis at hindi na rin po ako makatungtong sa simbahan. Sabi ko, bakit hindi ka bumalik? No? Bakit hindi ka nagpatuloy maglingkod at nagpatuloy magsimba? No? Ang Diyos ba natin ganon? Ang Diyos ba natin tumitingin sa ating pagkakasala? Hindi, di ba? Nagsisi ka na sa pinagawa mong kasalanan, hindi mo nakasama yung iyong kinakasama, pero ikaw, hindi mo binigyan yung pagkakataon mong magbalik loob. Sabi ng Panginoon kahapon sa ating mabuting balita, no? Siya'y naparito para kanino? Doon sa mga may sakit, dun sa mga nangangailangan ng kagalingan, hindi doon sa banal na at magaling na. Kaya, sabi ko, ito yung tandaan mo. Sabi ko, hindi tayo kabuuan ng ating pagkakasala. Pag dumating yung panahon na ipinapaalala sa atin yung ating nagawang mali, ang tangi mong sasabihin, no, hindi na ako yan. Hindi na ako nakatira dyan. Parang ang ginagawa mo ngayon sa akin sa pagbabalik ng aking mga nakaraan ay para mo akong ninanakawan sa luma kong bahay. Hindi na ako nakatira doon. Nagbagong buhay na ako. At mga minamahal kong kapatid, ngayon, meron tayong mga hindi mabitaw-bitawan na kasalanan. Hingin natin ang tulong ng Diyos upang tayo makaalis doon sa mga bagay na patuloy tayong dinadala sa kasalanan. At kapag dumating yung araw na may lumapit sa atin at ipinamukha sa atin yung ating pagkakasala, isa lang yung sasabihin natin, hindi na ako yan, hindi na ako nakatira dyan. Iniligtas natin, nilipat na ako ng Diyos sa ibang tirahan, at hindi na ako muling babalik, no, sa bahay na iyan. Mga minamahal kong kapatid, tunay na mawain at mahabagin ng Diyos, kailangan lang natin ay lumapit. Parati po tayong may kumpisal, parati pong nandyan, no, ang biyaya at grasya ng Diyos sa nag-uumapaw. Kailangan lang po nating aminin sa ating sarili na tayo'y mahina. At kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Ito po't samot dalangin natin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang. Hilingin natin sa Diyos ang lakas ng loob upang matalikuran natin ang anumang naglalayo sa atin sa Kanya. Amen. Pagsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa ating Diyos Ama upang mailapit niya tayo sa kahalagahan ng Ebanghelyo at mapanibago ang simbahan at ang sandaigtigan. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon ng Hapag,
basbasan mo kami. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Ang simbahan, ang sambayanan ng Diyos at mga pinuno nito naway makasunod sa bulong ng Espiritu Santo na ipahayag sa mga tao ng magkabagong panahon ang walang kupas na lengguwahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Ang ating mga puso naway buksan natin sa makapangyarihang pagliligtas ng Diyos kay Kristo na higit na mas mahalaga kaysa sa pagsasagawa ng mga sinaunang relihiyosong gawain. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Atin nawang mapagtanto na laging mangyayari ang himala ng pagbabago sa mga nagnanais na makamit ito sa tulong ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Sa mga may sakit, tayo naway maging mga daan ng kalinga ng Diyos sa ating pagpapadama sa kanila ng pag-ibig at malasakit. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal po natin at isama sa ating panalangin ang lahat po na nagpamisa at ang lahat po na mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Panginoon ng hapag, basbasan mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at turuan mo kami ng pamamaraan upang mamuhay bilang iyong bagong bayan na pinalaya sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinapangasiwas san sinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang apunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bagaw at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparean, alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidabat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabireng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng bugupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyos sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananibikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Sa paggawa Kordero ng Diyos ng na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Dali kumait
uminom kayo ng kain ni Jesucristo. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bunga lagi naming maialay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo ka.
kami sa kasalanan. Ang krusmong pinamatayahan ay sagisag ang baligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati.